Hey, what's up mga pare ko? Alam ko, alam nyo na yung balita. Nakakalungkot man isipin, pero ganun talaga ang buhay mga pare ko. Isa pang nakakalungkot mga pare ko, kasama ang anak niya sa mga namatay sa pagbagsak ng helicopter nila. So, yun. Rest in peace, Kobe Bryant. Pasensya na kung ganito yung tema ng videos natin, matamlay. Alam ko, naiintindihan nyo naman. At alam ko, miski kayo ay naapektuhan sa pagkawala ni Kobe Bryant. Nagising ako madaling araw, nabalitaan ko to. At simula nun din ako nakatulog. Parang kailan nga lang di ba? Parang kailan lang nung nagalaro pa siya sa NBA. Pero, ganun talaga. Nga pala, pinalitan ko din yung ating profile picture sa ating Facebook page na WGameplayPH. Nandito si Kobe sa ating logo. At andun na si Kobe na kumakaway sa mga fans sa background ng ating logo na ito. Pero heto na nga yung mga reaksyon ng mga players. Una si Kiefer Ravenna. You were one of the reasons I play the sport, Kobe. You're the reason why I want to be great. Kita nyo naman kung gaano karami ang naapektuhan ng isang Kobe Bryant. Katulad na napanood ko kanina sa balita, may in-interview na kahit saan mo sabihin ang Mamba mentality, alam ng mga tao kung ano ibig sabihin nun. Ganon kalaki ang impluensya ng isang Kobe Bryant. Kalimutan kong sino nagsabi, pero kahit saan ka magpunta, kahit sa Pilipinas, sabihin mo, Mamba mentality, alam nila ibig sabihin. Pumunta ka ng Africa, sabihin mo Mamba mentality, alam nila ibig sabihin. Pumunta ka ng China, sabihin mo Mamba mentality, alam nila ang ibig sabihin. Buong mundo, kilala talaga si Kobe Bryant. Kaya alam ko na maraming malulungkot talaga sa pagkawala niya. Sobrang aga, hindi ba? Alam ko lahat naman tayo mawawala, di ba? Pero nakakagulat talaga yung balita na ito. At tragic talaga yung pangyayari na ito. Ang reaksyon ni Donovan Mitchell, please NBA, retired 24, league-wide. So ang sinasabi ni Donovan Mitchell, lahat daw ng teams hindi na pwedeng gumamit ng 24. Ito naman sabi ni Gabe Norwood, a sad, sad day. Prayers sent to the Bryant family, friends, and all of those affected by the tragedy today. Jimmy Alapag naman, heartbroken, of course. D-Wade naman ngayon, no God, please no. Tingnan naman kung gaano karami nalungkot, hindi ba? Si Sir Sev naman, ito yung commentator sa PBA. Phone was ringing non-stop early today with calls from news networks. Wonder why Twitter checks reveals that Kobe Bryant passed away. Wide awake now and... Oh, parehas kami. Gising na gising talaga ako nung nabasa ko yung balita na yun kahit madaling araw pa lang. Wide awake now and grappling with the sad news. Kobe was one of the best and fiercest Filipino fans who met and adored him, also saddened. Halos lahat siguro ng mga basketball fans sa Pilipinas, sobrang lungkot ngayong araw. Ito siguro isa sa mga pinakamalulungkot na araw sa basketball history, di ba? Ito naman kay Bobby Ray Parks, hindi rin daw siya makapaniwala sa balita na ito. Grabe talaga. Pati anak ni Kobe Bryant, no? Nag-uumpisa pa lang makilala yung anak niya. Tinuturuan niya yung anak niya palagi, di ba? Ginaguide niya yung anak niya. Kino-coach niya yung team ng anak niya. Pero mo, 13 years old. Hindi mo talaga malalaman kung kailan tayo mawawala, hindi ba? Kaya kailangan enjoyin mo lahat. Enjoy mo yung buhay mo. Enjoy mo yung bawat segundo ng buhay mo, di ba? Siyempre, kasama yung mga pamilya mo. Kasama yung mga kaibigan mo. Mga mahal mo sa buhay. Grabe. Rest in peace. Ito naman yung tinweet ni Moss Cruz. Grabe naman daw yung January. Sobrang daming nangyari. Totoo, ang dami talaga. Ito naman kay Magic Johnson. We love you forever. Number 8, number 24. Kareem Abdul-Jabbar. As a young boy, I met him when he was 11 or 12 years old. Kobe was an incredible family man. He loved his wife and daughters. He inspired a whole generation of young athletes. I had the privilege of being there when he scored his 81-point game. And it was something that I will always remember. Kobe, my thoughts are with you. Absolutely. Rest in peace, young man. Ito naman yung reaksyon ni Adam Silver. Ito yung NBA commissioner. The NBA family is devastated by the tragic passing of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. He was one of the most extraordinary players in the history of our game with accomplishments that are legendary. 5 NBA championships, an NBA MVP award, 18 NBA All-Star selections, and 2 Olympic gold medals. But he will be remembered most for inspiring people around the world to pick up a basketball and compete to the very best of their ability. He was generous with the wisdom he acquired and saw it as his mission to share it with the future generations of players, taking special delight
and passing down his love of the game to Gianna. Ito naman kay Jody Vance, RIP Kobe. Please guys, enjoy every second of life. I can't believe this. Yan, katulad din sinasabi ko kanina, di ba? Enjoy natin ang buhay natin to the fullest. Ito naman kay Nico Salva. Kobe taught me to push myself to the limit at an early age. Kobe inspired me to get up at 5:30 a.m. and work tirelessly on my craft. Kobe inspired me to be the best I can be since 1998. Number 8, number 24, heart. Tignan naman, trending si Kobe Bryant. 3 million tweets para sa Kobe na word. 2.9 million sa Bryant na word. At 1.5 million sa pangalan ni Gianna. Ito naman yung napanood ko kanina na nag-usap yung Toronto Raptors at Spurs na uubusan nila ang shot clock dahil number 24, diba? 24 yung shot clock. 24 shot clock violation. So parang tribute na rin ng both teams kay Kobe. Zach LaVine, you were one of the biggest influences on me and so many others. From your hard work to your swag, your mindset made you bigger than basketball. Unbelievable loss. My condolences to you and your beautiful family. This is so sad. Grabe. Grabe. Talaga ako makapaniwala. Ito naman yung mga fans sa labas ng Staples Center. Karamihan dyan, simula nung nabalitaan nila, dumiretso na agad dyan. May napanood ako interview kanina. Dala-dala yung mga jersey ni Kobe, may dalang bulaklak. Dyan sila sa labas, nagtipon-tipon para ipagluksa yung pagkawala ni Kobe Bryant. One of the best, if not the best, Laker of all time. Diba? Sorry. Dapat dire-diretso lang to, di ba? Gusto ko panood sa inyo yung interview kay Doc Rivers. Doon ako unang umiyak talaga about kay Kobe. Before a game, I tell him to play again. Tuloy tayo mga pare ko. Ito naman kay Sol. Your impact and legacy cannot be explained in words. Ito naman kay Mike Di Gregorio. I'm crying. My heart hurts. Not him. Kobe. Ito naman ang ginawa ni Trae Young. Nagsuot siya ng number 8 na jersey. Number 11 yun si Trae Young. Alam nyo naman yun. At nagpa 8 second violation din siya. Ito naman yung sinabi ni Michael Jordan. I'm in shock over the tragic news of Kobe's and Gianna's passing. Words can't describe the pain I'm feeling. I love Kobe. He was like a little brother to me. Kobe was also an amazing dad who loved his family deeply and took great pride in his daughter's love for the game of basketball. Yvette joins me in sending my deepest condolences to Vanessa, the Lakers organization, and basketball fans around the world. Oh, so LeBron, napaiyak din si LeBron, ha? Ito naman yung kay LeBron James, umiiyak siya pagdating nila ng Los Angeles. Sa pagkakaalam ko, sa nabasa ko kanina, parang nasa ere pa lang ata ang Lakers team. Nalaman nila ang balita at doon pa lang nagbago talaga yung atmosphere sa loob ng aeroplano. Tingnan naman, napaiyak talaga si LeBron James. Grabe talaga kasi ang balita na ito. Walang nag-expect na ganitong mangyayari. Ito naman yung kay... Oh, si Devin Booker, napaiyak din, no? Luluwa-luwa. Kasi pansin nyo naman yung nasa kanya rin yung Mamba mentality, di ba? Scorer, at alam nating ang laki ng epekto sa kanya ng laro ni Kobe Bryant, di ba? Grabe talaga. Lahat nagulat talaga. May mga nagsasabi pa nga na dapat sinuspend yung mga laro ngayon pero ang lapit na kasi nung game, mahirap na i-cancel yung mga ganong laro. At alam ko, nag-cancel din daw ang NBA ng ilang mga games, if I'm not mistaken. Ito naman yung sinabi ni Charlie Kuna, isang PBA commentator. No words, RIP Mamba and Gianna. It's a sad, sad, sad day. Lakers for life. Wow, ito yung sino? Niisip ko pa lang yung feeling, di ba? Feeling na kasama mo anak mo tapos bumabagsak yung helicopter. Ano kaya yung feeling nun, di ba? Nakakalungkot talaga. Grabe. Tragic. Tragic talaga itong pangyayari na ito. Ito naman kay Shaq. Wala daw siyang masabi talaga kung gaano kasakit itong pangyayari na ito. Itong balita na ito. Tignan naman kung gaano kaganda yung pinagsamahan itong dalawang ito.
Ito naman kay Kai Soto, nag-post siya ng picture ni Kobe Bryant. Ito naman kay Luka Doncic, picture nila ang dalawa ni Kobe. Not you. RIP Mamba, thank you for everything you showed and did for the world. Ito naman yung picture ni Luka at ng anak ni Kobe. Sabi niya, rest in peace, this day should never exist. We gotta appreciate every day we get. Ito naman kay Terrence Romeo, rest in peace, my childhood idol. Thank you so much for the impact you've made in our basketball lives. Ito naman sa anak ni D-Wade, love you, Uncle Kobe Bryant. Justin Brownlee, heroes come and go, but legends are forever. RIP, Kobe, Black Mamba. Ito naman kay Trae Young, this S can't be real. This is the first moment I was able to meet Gianna Marie Bryant. She's been to only 3 games this year, and 2 of them were mine. She told me I was her favorite player to watch. I can't believe this. Rest easy, Gigi. Ito naman kay Chris McCullough, rest in peace, Mamba, the GOAT. Happy I was able to experience the court with you. My favorite player ever. Ito naman kay Paul George, nag-post siya ng picture ng dalawa ni Kobe at merong iyak na emoji. Alam natin malungkot din yan si Paul George. Trae Young, all the lessons, all the advice, every word you ever told me will stick with me forever. Thank you, Kobe. Ito naman kay Chris Lutz, Mamba mentality forever. Thank you for the inspiration. Ito yung nakisali si Kobe sa isang game, di ba? Eh, naka-FEU jersey si Kobe. Ito naman yung mga pictures ni Kobe sa PBA. Alam ko naka-frame to sa bahay ni Arwin, di. Ito nakayakap si Santos kay Kobe. Ito James Yap, pinostihan ni Kobe Bryant. Ito naman, Mark Aguiwa, James Yap, Kobe Bryant sa isang picture. Oh, Mark Pingris and Kobe Bryant. Ito din na depends on ni Pingris si Kobe. Chris Chu versus Kobe Bryant. James Yap versus Kobe Bryant. Richie Rivero and Kobe Bryant. Ayun, ito lang mga pare para sa ating video ngayon. Grabe talaga itong balita na ito. Hanggang ngayon, inihiling ko na sana fake news pa lang ito. Hindi ako magagalit sa mga trusted sports website kung bawiin nila itong balita na ito at buhay pala si Kobe. Sana ganun nga. Sana fake news lang talaga. Pero wala, kailangan nating harapin talaga. Condolences sa pamilya ni Kobe Bryant, sa naiwan niyang anak, sa naiwan niyang asawa, di ba? Sa pamilya niya, sa lahat ng mga naiwan ni Kobe. Pati tayong mga fans, di ba? Rest in peace, Black Mamba, Kobe Bryant.